What's up, mga kababayan? Grabe ho. Ngayon po ay freezing. Minus 28, pero feels like minus 37. Sobra po. Tinan niyo yung aking ano, ang aking pagsasalita. Waring may usok na lumalabas sa aking bibig, di ba? Yan po ang katunayan na dito ay sobrang lamig na po. Parang yung pelikula, di ba? Na the day after tomorrow. Yun lang. Yeah, guys, sobra po. Samahan niyo ako, ha? Tapo ng basura, grabe. Napakalamig ko. Sobrang lamig. Ayun, oh. Grabe, guys. Yan po ang buhay dito sa Canada. Sobra. Yan, basura. Tingnan nyo, halos yung mukha ko namumula sa lamig. At yung mukha ko, tingnan nyo yung pisngi ko, parang rosy cheeks. Diba? Ay, grabe ho. Yan ang buhay dito. Diba no? Ay. Ang oras dito ay alas 8 ng gabi sa akin trabaho. At ito nga, pauwi na. Dun sa mga pupunta ng Canada, ha, dito sa Canada. So kailangan yung mag-prepare ng makapal na jacket pang minus 40 o minus 25. Tapos pati ano, bonnet saka gloves sa kamay para po ang inyong kamay ay maproteksyonan. Siyempre yung tainga, importante yung ngayong bonnet, na sinasabi ko na pag kayo maglalakad, kailangan po nakakover. At yun yung na-experience ko noong 2008. Sobrang lamig po dito sa bansang Canada. Yan. Kaya guys, ha, sa mga pupunta dito, ano pa ba? Yung thermal para sa binti. Bukod kayo nakapantalon, ha, tapos nakasuot pa kayo ng thermal para at least, siyempre, di ba, foreign worker, wala ka pang kotse. So, kailangan mo pang kailangan mo pang mag suit ng doble. Ayan. So what's that, girl? So yun, guys, ha, yan ang advice ko sa mga foreign worker na darating dito sa Canada. So always need protection yourself. Ayan. Shout out sa inyo lahat. Sa mga hindi pa naka-subscribe, please subscribe Filipino Canadian Marathon. Yan. Hello mga ka-vloggers, hello mga kababayan. Nandito na po ako sa bahay, kararating ko lang. Sobra po ang aking kamay kanina, halos ma-prosen sa pagbo-vlog nitong aking ginagawa. Sobra ho. Kaya ayun, ha, sa mga pupunta rito, ha, kaya kailangan nyo ng bumili ng mga pang winter, ho, para sa inyong sarili. Yun lang po ang aking ma-advise sa mga pupunta ng Canada. So always protect yourself when it comes winter.